ang big bike na pwede sa maliit kahit na sa batang pasigit. Tapos, 400cc na. Kaya pagtawid sa expressway, walang problema. This is QJ Motors SRV 400. Ang presyo na ito, mga brother, is 328,000. Pero naka-introductory price ngayon, you can get this at only 298,000 pesos. Big bike ka na nun. Ang unang napapansin talaga sa motor na ito is really the looks. Kapag ito, dinadala ko sa mga kalye sa expressway, hindi talaga may iwasan na yung mga tao mapapatingin. Kaya bubusisiin natin yung forma ng SRV 400. Umpisa tayo sa harap. Diba, mga brother? Dito sa taas, may kita natin blackened, matte black yung kanyang handlebar. At saka napansin ko rin, tanggalin natin yung susi, meron siyang sukat dito in terms of millimeters. So that means itong handlebar na to, you can still adjust it. Pwede mong i-hyperextend, pwedeng mas malapit sa'yo depending on your preference. Nakakadagdag din yun sa format. At saka syempre, dun sa preference na gusto mo. And then, wala tong mga windshield or any stuff like that. Pero meron lang tong parang ano dito yung headlight protective covering niya dito sa taas. So, black accent din yan. Pero pagdating dun sa pinaka-headlight natin, chrome naman yung kanyang lining. Ah, classic in design. Pero yung ilaw nito, LED lights na rin. Tapos may branding din dyan ng QJ Motor. Habang pababa naman tayo, nakikita natin mga brother, dito sa part na to, malinis. Wala tayong masyadong mga nakikitang clutter. Present nga sa kanya is the silver na fork. Take note mga brad, upside down fork na rin to. Solid. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. Itong front fender niya, solid na merong black accent din naman dito. Tapos yan, naka-mag wheels rin tayo na black na rin. So, kumbaga, very simplistic yung approach pagdating dito sa harap. Now, if we head over dito naman sa gigid natin, what we have is, may kita mo na agad imposing yung tanke na ito. Ayan o, yung mga cruiser type, bobber type na mga motor na it's making its presence felt dito pa lang sa tanke. Ang ganda ng shape ng tanke na ito, present na present. Kung may kita nyo, black lahat ng katabi pero gigitaw yung kulay ng tanke. Oo nga pala, ang gamit natin ngayon is yung orange. Meron din tong iba't iba pang mga kulay gaya ng nakikita nyo sa screen. So check nyo kung anong mas trip nyo dyan. Ang marerecommend ko rin yung army green. Magandang kulay din yun. And then, as for the rest of the side, ang ganda rin, ang ginis. Nakikita mo yung pagka V-twin ng makina na pag-uusapan natin mamaya. Dito naman, parang bronze yung kulay with the QJ branding as well. Tapos nandito naman yung SRV 400 na branding. Ano to? Embossed naman to, hindi to sticker. So, high-end premium yung dating nito. Siguro, what I would change pagdating dito sa parte ng look na to is I would make this a little smaller. Yung QJ Motor branding dito. Siguro, mas maganda kung naka-embossed na parang ganito, na silver emblem. Para lang mas premium, mas classic siya. Kasi medyo itong sticker na to, feeling ko, it gets in the way of the design. Sayang eh, ang ganda na eh. Yung dapat nito, simplistic lang talaga yung dating. And then, makikita natin, yung upuan, all black. May mga present stitches lang din siya dito, different in texture. Sa pinakaupuan ko, eto makikita mo yung smooth leather. Pagdating naman dito, ay medyo mas rougher. No? O nga pala, bago niyo bigyan to, siguradong magpahala muna kayo sa mga asawa nyo kasi hindi okay na angkasan tong nasa likod natin. Sa riding position, makikita niyo yan mamaya. Pero nakikita niyo na kagad, maliit lang yung pillion seat, actually pababa pa. So hindi talaga siya good pang angkasan. And then over here naman, ang ganda ng presence ng shocks na ito. Sa rear, tapos syempre may chain guard din tayo dito, blackened lining over here, ang linis na ng pagkakagawa, tapos bulky, fatty yung tires natin, tapos again, another orange accent pagdating naman dito sa likod. Take note, metal to mga brother, hindi sa plastic. Goods yun. Pagdating naman sa likod, we will have the classic signal lights. Round pa rin yan para to go along with the classic vintage type na theme ng motor na to. Siguro ito lang, what I would have done differently is instead yung taillight ko dito is pahaba. Maybe have a little na round or oval in shape na rin para magmamatch talaga siya dun sa overall look ng motor. Pagdating naman dito sa kabilang side, kung titingnan natin, ayan, meron tayong dalawang exhaust pipes dito mga brother. Sa engine, papaliwanag natin sa inyo yan. Pero in terms of forma, in terms of looks, ang lakas nandating. Tapos, yan, parallel siya pero hindi siya pantay. It adds another layer of design pagdating naman dito. So, overall, this has a classic
feel into it. Design na hindi maluluma with just a few minor changes, siguradong stand out pagdating sa looks tong motor na to. Too big. Engine. Suabi yung forma. Ngayon, pag-uusapan naman natin yung makina. Pero bago ko sa inyo ibigay yung specs at saka feedback ko pagdating sa performance nito, is yung iba kasi nagtatanong at nagsasabi, di ba 300cc lang yan? Tama yun mga brother. Pagdating sa ibang bansa, katulad ng India, what they have is the SRV 300. Pero pagdating dito sa Pilipinas, may mga pinalakihan tayo katulad ng mga bore. So it now translates into a legit 400cc motorcycle. Sa papel niyan, sa rehistro, 400. Kaya unang-una, legit pagdating dun sa makina, pagdating sa papel. And in terms of power, legit na 400cc. In fact, ito nga yung specs niyan eh. This engine has 400cc engine displacement, liquid-cooled, single overhead cam, 2-cylinder V-twin mga brother, take note, tapos 8-valve. Ang power naman na mapoproduce nito is 28 kW at 8,500 RPM, at torque naman na 35 Nm of torque at 5,000 RPM. Habang ginagamit ko tong motor na to, it was surprising for me na nagde-deliver siya ng power in such a small frame kasi magaan siya, hindi siya mabigat. Madali siya i-handle, madali siya i-maneuver. So I was thinking, dahil doon, baka siguro this motorcycle may lack in power. Pero gaya ng sabi ko, magandang hatak na ito. Pag binibirit ko to sa expressway, ang ganda ng response. I'm thinking, this is a legit 400cc engine. So, maganda yung power delivery, swabe. Although, I am feeling the vibrations pagdating ko na sa mga 6,000-7,000 RPM yan. Mararamdaman mo na yung vibration sa handlebar and a little bit sa seat as well. But other than that, if you're just cruising sa expressway, you're just nasa mga 100-110 speed ka lang, you're good to go. Masarap ibiyahe, swabe yung performance ng makina nito. Hindi natin papalagpasin yung sound check nito. Actually, ako mismo, unang pag-start ko pa lang dito, kala mo hindi 400cc yung tunog nito. Ito yung mga brother ha. Ito, buong-buo. Busy, no? Yung ang ganda ng tunog niya, ang solid, pero hindi siya bulahaw. Music to my ears. Sarap. Okay, mga brother. Ang fuel tank capacity nga pa ganito, it can house 13.5 liters. Tapos, gano'ng kagaya yung abutin nyo? I-compute nyo na lang. Kasi base sa paggamit ko, may usually, most of the time, chill ride. Tapos pagdating sa mga expressway, yan, hinahataw talaga natin to. I got a combined fuel efficiency of about 27 to 30 kilometers per liter. So, for a big bike, for a 400cc bike, talagang swabe na yun. Tapos i-times mo pa sa 13.5, so isang full tank mo. Hanggang gano'n na kaya kagaya yung mararating mo. So, pero kung iwawalwal mo to, sa tingin ko, I can get an average of 25. Easily. Meaning to say, yun siguro yung magmi-minimum ko. Pero sa 400cc, maabot ako ng 30, 27, sorry, kilometers per liter. Tipid na rin to, ha? Pagdating naman sa preno, mga brother, yan, pag-usapan natin yan. In front, what we have is a 280mm hydraulic disc brake. So, malaki yung diameter niya. Tsaka napansin ko, dual caliper na rin. Hindi branded, it's still QJ motor. Pero base sa aking pagpreno, napaka-dependable naman. Tapos, pagdating naman sa ating rear brake, yan, mapapansin nyo, medyo nakapaharap yung position or forward control yung position ng aking paa. Ito yan. Sa likod naman, meron tayong 240mm hydraulic disc brake na rin. Ang maganda niyan, in such a small frame at gaya ng sabi ko, swabe yung takbo ng makina, it gives you that confidence dahil dual channel ABS. So both front and the rear, you will get that ABS response. Nung tinest ko yung braking power ng motor na to, ang napansin ko is I have a little allowance before the ABS kicks in pagdating dito sa rear natin. So medyo kahit na idiin ko yung rear brake ko, ito yung nasa pa ako, hindi kaagad siya magki-kick in. So it can be good dahil you have a little bit more control before ABS kicks in. Pero para naman sa iba, maaring hindi dahil gusto yung iba kasi ang preferred nila mas kumakagat kaagad yung ABS eh. But when it comes dito naman sa front, bago ko sabihin yung feedback sa front brake, adjustable lever nga rin pala to. Ayan, so it's an advantage, di ba? So depende yan sa preference mo. Ang napansin ko dito is
mas makapit, obviously mas responsive ang front disc brake nito, at saka mas mabigis yung response ng ABS. So kapag ito ang binibirit ko kagad or sina sudden brake ko, over 50% ng pag-brake ko ng lever, mas mararamdaman mo na kagad yung kagat ng ABS. So magandang braking tip pa rin. As for any other motorcycle, team ka lang. Wag front lang, wag rear lang. Mas maganda kung parehas, mababalance natin para sabay lang yung traction ng gulong natin. Pagdating naman sa suspension nito, mga brother, what we have in front, nakikita niyo naman, upside down fork yan. So the stress, when we are using upside down fork, pagdating dun sa kanyang impact, braking point, at saka turning or cornering is nandito. Mas makapal yung nag-absorb ng impact. So turns out, it's more dependable. Tapos we have dual shocks at the rear. I was actually anticipating na itong motor na to, as with some of the bobber motorcycles that I tried, in-expect ko na matigas talaga. Kasi yun yung mga old school type eh. Mas cranky eh. Mas solid yung shocks. Pero surprisingly, ang sarap sakin ng motor na to. So, syempre, hindi to pang off-road ah. Baka na mi-misinterpret nyo. Pero yung mga bumps at mga lubak-lubak at mga humps, ang swabe lang ng play. Again, maybe this could be based on my weight. I am about 215 pounds. Pero yung komportable ka na sa pagsakay mo, tapos ang ganda ng laro ng suspension for both the front and the rear, I would say yun yung isa sa mga nagustuhan ko sa motor na to. The comfortable play pagdating sa suspension niya. Yung rebound niya, sakto lang, hindi bigla. Yung damping niya, hindi rin naman masyadong malubog na mag-aalangan ka pagdating dun sa mga malalim lubak. So, goods in terms of suspension itong si SRV 400. Pagdating naman sa performance ng gulong, mga brother, I didn't have any episodes na nadulas yung gulong ko. So, for its stock tire, dependable na rin. Malaki din yung mga grooves na dito. So, mas makapit din yan pagdating dun sa mga medyo rough. Pero again, hindi to designed for trail. So, mapansin din natin, nasa gigid yan yung mga rough edges niya. So, hindi rin naman ito yung motor na pang banking-banking. Kaya hindi na natin sinagad because of, you know, kailangan natin bagayin yung paggamit sa motor dun sa motor na hawak-hawak natin ngayon. But in terms of cruising, riding in the rain, at lalo na itong mga nakaraan, ang lalakas ng ulan, sinubukan ko to, i-birit din sa ulan, straight, and then yung mga usual corners natin. Depende bang naman yung gulong, wala akong episodes na talagang naramdaman ko na medyo dudugas ako. That's for the front at saka sa ating rear tires. Ngayon, napansin ko din lang, pinoint out din sa akin ang aking cameraman, videographer ni Kuya GJ, parang maswabi nga kung spoke wheels to, no? Tubeless na, tapos spoke wheels. It may not add performance pagdating dun sa gulong per se, but sure as hell adds a lot of looks yung forma, no? So, yan. Yung tires natin. Alright, features naman tayo, mga brother, dahil bagong motor to, I'm sure curious din kayo. Nabanggit na natin kanina sa looks na yung handlebar nito adjustable. So, pwede ito. Yan. Yan, pwede mong i-adjust na mas pa-forward pa yan at saka medyo palikod pa. As it is, ako nasa gitna lang siya. And then, we have a round panel to, para na preserve pa rin yung classic looks niya. Pero, digital na siya. So what we can see is the engine temperature, we have the gas gauge right here, and then we have the odometer, and then yung mga indicators pa natin dito, our RPM and our speedometer. So it just, you know, nothing fancy, nothing special, it just gives out the information that we need pagdating dito when we are riding. And then, ang toggle switch nga pala ng ating digital panel, yan, nandito yan, mga brother, baka isipin nyo high and low yan. But these are the ones to be used kapag nagtatagal tayo ng mga information dito sa digital panel natin. And then, just some of the basic features. Meron na itong built-in hazard light. Yan na yan. And then, we also have yung passing light natin dito. And the rest are actually pretty normal, basic. Wala na masyadong high-tech features to for its price. Pero practical at saka usable yung mga features na nakalagay dito. Basic lang kumbaga. Pero magagamit natin. At isa nga pala, mga brother, hindi to kiyes, pero ang cute lang ng susi na to. Kasi parang isa yung mga SUV. Just press this one, tapos natutupi na. Tapos, yan nga siya, oh. So, pwede rin pala itong pang self-defense. Riding position naman tayo, mga brother. I'm sure curious kayo dahil intro pa lang natin sinabi ko pwede to sa mga mas mabababa ang height.
So first off, for reference, I am 5'10 in height. At eto, ang aking ground reach, abot na abot. Easily, bakit? Kasi ang seat height na to is 700 millimeters. Ito na yata ang pinakamababa o isa sa pinakamababang motorcycle na nasakyan ko, especially pagdating sa big bike. Eh no, napakababa. Diba, nakita niyo anak ko, si Juan the Fourth. He rode this, or kung sumakay lang naman siya, hindi naman niya pinatakbo, pero at his height of about 4'11", kayang-kaya, abot na abot pa rin yung ground reach. So, pagdating dito, kumbaga beginner rider ka or bago ka pa lang sa mundo ng big bike at gusto mo ng something na abot mo para mas mataas yung confidence level mo, maaring isa to sa options mo. Swabe, yo. And then, sakto lang yung upuan for myself, it just keeps me in place. At gaya na nabanggit natin, siguro sa angkasan, medyo negative to. Kasi, oo, mayroong sobra dito na cushion or kutsyon, pero yung forma nung upuan dito, paslope. So, baka mahulog lang yung angkas mo dito. This is something that you may have to get maybe as an accessory or magpapasadya ka kung talagang gusto mo tong motor na to at kailangan mo rin naman mag-angkas. Another thing that I want to point out is itong motor na to, forward control. Ang ibig sabihin ng forward control is hindi standard yung position ng paa ko dito, but medyo naka-forward siya dito. Actually, noong una ko itong nilabas, galing sa QJ Motor sa Caloocan, dito ko hinahanap yung cambio. Hindi ko makita kasi nga naka-forward control na sanay kasi di ba yung standard lang dito. Pero hindi naman forward control to the fullest na talagang nakasagad ka na parang chopper type na. So, komportable pa rin naman. Yun nga lang, sa mga first few rides mo, baka manibago ka kasi nandito yung cambio niya at saka yung brake niya. Ngayon, the handlebar. This is the beauty of this bike eh. So, let's say, ako, sa position ng handlebar, ito yung stock na position niyan. Komportable na ako kasi mas mahaba yung kamay ko. Again, I'm 5'10 in height eh. Mas abot ko siya. But, if I want to do a little more aggressive riding, I can adjust this handlebar. Diba, pinakita natin sa inyo, may adjustment to, pwede mo i-adjust. Forward natin pa ganun. So, medyo may angas factor. Or kung gusto mo naman na mas chill pa, pwede mo namang ibaba pa yung handlebar. Ang mangyayari niyan, bababa yan dito. Yan. So, mas upright ngayon yung riding position mo. Again, that all depends on your preference. But in terms of overall comfort, isama mo pa yung swabe na pagiging ng suspension nito. Ang sarap i-ride nito. Tapos, hindi pa siya mabigat. Magaan lang siya. For a big bike, magaan lang siya. Ito yung tipong hindi ka maninibago kung bago ka pa lang sa 400cc and up na motorcycle. So, swabe ng dating. Yun yan talaga. Kailangan mo magpaalam sa asawa mo kung itong bibigyan mo dahil kawawa siya pag umangkas siya dito. But kung ikaw lang, overall comfort, sarap sakyan. So this is our motorcycle feature for today mga brother. Ano sa tingin nyo? Sulit nga ba ang QJ Motor SRV 400? I-comment niyan at pag-usapan natin at pumunta lang kayo sa mga QJ Motorcycle, Bristol Motorcycle if you want to purchase itong motor na to. As for me, tapos na ang tease pogi ko dito. Kainit-init na nakamuang jacket. Magkakape ako ng malamig. Tiga, next video mga brother. Salut! Giging break! Tease pogi ito. Tangaging tapat nakamuang jacket. Habang ginagamit ko tong motor na to, it was surprising for me. Habang ginagamit ko tong motor na to, we have dual. Ay, potek yung helmet ko pala. Ewan ko yung helmet ko. Shung!